Hi, Pangga! Energy FM! Energy! Wala na malengke. Teka lang, mga Pangga. Ay, nako. Hinihingan ako. Eh, kasi nga... Hindi kasi, di ba may ano tayo dito eh, may oval tayo dito, nagtatakbo ako habang nagpapatugtog. Hiningal ako. Ako nag-CR, hiningal ako. O ikaw ang lapit lang, di ba? Nakakapagtaka, ba't ka hinihingal eh, nag-CR ka lang. Eh ako, nakatatlong lapses ako. Napagod ako sa loob eh. Bakit? Anong ginagawa mo sa loob? Nag-CR ka lang naman. Ay, hulaan ko, ikaw yung hindi nagsushoot ng ihi doon sa ano, ikaw yung pakalat-kalat. Excuse me. Dadaan ka, dumaan ka. Hindi. Bakit? Hindi yun. No. Bakit hindi mo sushoot? Eh nakaupo ako magwiwi. Eh bakit ka nakaupo? Eh bakit? May discrimination ka ba? Wala naman. Sa bagay, pwede naman. Pwede naman. Kala pag umaga. Ang hirap. Diba? O, aminin natin. Napakahirap. Na ang ordinary ano, toilet sa bahay natin, yung mga ordinary, ano, mga regular houses, yan, ay designed pamabae. Totoo. Diba? Totoo. Kasi, dapat hindi, urinal sa atin. Kasi, kapag may urinal kasi, ang konsepto para kasing public CR kasi. Pero ang totoo niyan, dapat, ano yun, no? Na-realize, so dapat, ako gusto ko magpalagay ng urinal doon sa bahay na. Sa bahay nyo, sa kwarto nyo. Pwede no? Namang ang design, diba? Yung open lang. Oo. Actually, pagka medyo tinamad-tamad ka, tas nakaluwag-luwag ka, pwede yung pipindutin mo na lang, tas kusa siyang lumalapit doon sa may... sa hanapin niya. Hanapin niya kung saan, di ba? Tapos di ba may downside yan. May suction. May downside yan. Anong downside? Anong mararamdaman bagwante? Wala siya mahanap. Tapos? Hindi niya makita. Tapos, error. Dependent sa mood. Nothing depend, ano? Detected, zero, ganon. Para naman si Waka, baka ma-bad trip ka na lang din, di ba? 721-2429, mga Pangga. 721-2429. Join the conversation tonight. Ubatingin ko lang, ha? Yung mga, ano, si, yung mga nakaantabas. Sila Joe, sila Charmaine, at ang kanilang buong team Oy! Ay dumalaw dito. Hello din po sa mga bisitang nandito ngayon. Maligayang pakikinig po sa inyo. May mga dumalaw din na kasunod ng I Love Vegan. Ilocano ba yan? I Love Vegan si Kuya, yung sasaging. Ilocano ba? Ilocano? Ilocano? Ilonggo? Ilonggo! Ilonggo! Malalambing ang mga Ilonggo. Ilonggo. Nag-aaway na, malambing. Malambing pa rin, oo. Diba? Yung kapitbahay namin. Ang tawag nila ito, tsaka nini. No? To. Diba? To. Hayop ka to! Hayop ka talaga to! Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang pumunta doon, pero pumunta ka doon. O to! Te! Diba? Nakakatuwa, ang cute. Buisit ka, to! Malalambing naman yan. Kahit, okay lang sila, okay? Huwag niyo sila intindihan. Kahit okay kamampangan, malalambing. Kamampangan? Ang Ilocano naman, nag-e-effort na magpakalambing. Pero? Diba, pasigaw pa rin. Ah, talaga? Oo, kami. Pero usually, diba, yan ang pag sa mga Bisaya, malalakas. Sadyang natural talaga silang medyo malalakas yung boses. Mm. Parang ganyan. Or parang pasigaw. Kahit wala naman talaga. Oo, kasi parang nagpapalitan lang sila ng kuro-kuro. Pero malakas. Ganyan. Yung auntie ko. Mm. Yung auntie ko ngayon, so siya, alam mo ko dati nasa Leyte lang siya, ngayon alam mo ko nasa na siya. Mm. Nasa ano na siya ngayon? Czech Republic. Sino auntie mo? Yung kapatid ng tatay ko. Ay hindi, ano yung, nasa Slovakia na siya ngayon. Slovakia talaga? Oh, di ba? Napapalakpak nga ako nun, ate, ang galing mo. Yung tiyan ko, ang galing mo. Keep it up. Nasa Sino Slovakia. Sino auntie mo yun nasa? Ha? Sino auntie mo? Yung auntie ko. Ay, kapatid ng tatay ko. Okay. Ang ginagawa doon? Andun na siya. Nakahanap na siya ng forever. Ay, palakpangan. Oo, mapapalakpangan. Slow clap. Slow clap. Sabi ko talaga, auntie, ang galing mo, auntie. Keep it up. Ay, naka. Oo, ganyan, no? Andun na siya. Nag-Skype na siya noong nakaraan. Maligayang pakikinig ka. Chico, ang dami na-apekto sa topic natin. Bakit? Sabi dito, I am very disappointed sa kabataan. Sabi dito ni May. Bako? Right sa FB na mga status nila na walang period, walang comma, ay, walang correct exclamation mark, etc. I second the motion. It's very hard to read and at the same time, sad. They're forgetting how to write properly. Plus, special mention, ang mga Jejimon. I still hope na uso pa ang
dictation sa school. Mm-mm. O nga, ako dictation, din, no? Halos, parang sinasawaan ko na lang, pero halos araw-araw ko yung, araw-araw kong laban yan, no? Kasi may mga nag, for example, diba sa Twitter o kaya sa Facebook, no, nagme-message sila, nagiinit talaga yung dugo ko kapag nakakita ko ng ganyan, yung, sinushortened yung, yung words. Mm-hmm. Eh, hindi, diba, kung text yan, pwede yan kung naiintindihan intimate yan. Yung conversation. Kayong dalawa lang. Oo. Pero pag pinablik mo siya, ganun pa rin yung ano mo, yung the way that you, no? For example, sa Facebook, di ba? Status. Sa Facebook, eh, kayo ba, hindi ba kayo naiirita pag nakakita kayo ng, di ba, nakalagay dyan na, ano yung, mahal ko po, tapos, cute, di ba? Mahal kita. yung letter A, number 4. Tapos, di ba, nakalagay pa dyan yung mga mapagmahal, underscore 69. May mga ganyan pang mga number. Bakit kailangan 69 yung number? Eh, hindi ko alam yun yung naisip ko. Hindi ko lang alam. Di ba, kunyari ganun. Di ba, totoo naman yun eh. Matatag. Matatag your face. Di ba? Matatag okay pa. Nahihirapan akong basahin. Hindi, totoo nga no, yung sinabi niya na isa sa epekto ng technology yan. Ang lakas, 'di ba? Ang lakas maka ano, lakas maka bopols. Na kahit ako, 'di ba, aminado ako na minsan kaka lalo na nung nauso yung text ngayon kasi hindi na tayo masyado nagte-text. Exactly. Hindi na masyado, bumabalik na yung mga Facebook, 'di ba? So totoong words na yan. Dati nung nauso yung ano, nung nauso yung text, tapos bumalik na ulit na wala na yung mga text-text na yan. Nahirapan ako sa mga spelling. Exactly. Nagta-type ako for example sa Facebook or sa gagawa ko ng letter. Ano ang spelling ng 'di ba? Parang lo ang lakas makatanga. Ano ang spelling ulit nung misleading? Hello? Dalawang S ba yun? Isang, yung hindi mo na alam. Kasi bakit magiging dalawang S? Magiging tao sa dalawang S. Hindi, di ba nga? Sabi ko, ano? Kasi pag si misleading, nakapag-asawa, oh, na? Magiging misis siya. Oo, oh, tama. Misleading. Diba? Kaya nga eh, parang hindi ko nga alam. So, kahit ako na aminado naman ako doon, no? So, pero ngayon, wala na eh. Bakit ba natin kailangang ipilit yung mga... Nakakairita ba sa akin? Lalo na yung sinasabi mo, yung binabaligtad yung mga pangalan. Yan! O, galing tanga yan. Didiretso ko na kayo. Cram Lemidge, mga gano'n. Diba? Cram Lemidge, Mark Gimel yan eh. Diba? Mga ganyan-ganyan. Alam mo yung mga ganyan pang password yan eh. Totoo, correct. Pwede yan. Totoo yun, ano? Maganda siyang pang password kasi wala talaga makakahulaan yan. Exactly. Or mahirap talaga siyang hulaan, diba? So... yun lang, tapos na ako, kayo naman. Diba? Tapos na ako, salamat, uwi na ako. Uwi na ako. Okay lang ba kayo? Magandang gabi sa lahat ng mga nasa elevator. At pagpasok ng elevator pa. Timing. Si Crush andyan. Oh, tapos? Andyan si Crush. Uh-huh. Pagkatapos, eh, dahil andyan si Crush, siyempre, si Atembang ay hahawi ng buhok pa palikod ng tainga. Di ba? Diba? Alikabok ng anit. Hahawi ng buhok pa palikod sa likod ng tainga. Tapos, lulunok-lunok. Hindi ko alam, natutulong nung paglunok. Lulunok-lunok, tapos nagpapafines, di ba? Finish. Tapos yung kanina, yung katabi niya, no? Daldal ng daldal, kinakausap siya. Samantalang ang ingay din niya kanina, tapos bigla na lang naging tahimik. No? Prim and proper bigla. Prim and proper. Naging dalagang Pinay bigla. Tapos yung kasama niya, yung walang pakialam lang, huy, ano ba? Ba't ang tahimik mo bigla? Ganyan-ganyan. Tapos ikaw kumukurot-kurot ka sa gilid. Ano ba? Dito si ano yun? Pero nakakatawa, ano? Dito si Crush. Ano natatawa pa na Kuya Chico? Pag ang totoong pagkakaroon ng crush ay nangyayari pa sa totoong buhay rather than online na lang. Ha? Online. Kasi karamihan na crush. Online? Karamihan na crush. Ngayon, crush sa Facebook. Ah, okay. Sige. Tama, nagigets ko na. Yung nakita lang naman, hindi pa naman nila nakita ng personal, pero nakakrushan nila, di ba? Hindi naman nagpapakrush yung tao, pero nakakrushan nila. Tapos, wala, yun, nagugustuhan nila. Yung iba, umu-OA pa, nai-in-love pa. Nai-in-love pa, hindi mo nga yung kilala. Tama. Nakita mo lang yan, for example, sa TV. Alam mo ba kung anong tunay na ugali niyang artista na yan? Hey, tapos nai-in-love, yung doon ka nai-in-love sa character. Okay lang yun, yung nag-admire ka. Pero yung, may marami kasing ganyan. Nai-in-love ng totoo, tapos umiiyak-iyak pa siya. Bakit? May kulay tayo. Ay, mayroon ba? Daldal mo kasi. Sorry na. Hello? Hello po. Hello. 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 Hi, good evening, ate. Hello po. Hi, good evening. What's your name? Kamusta po kayo? Ay, okay na okay ako, ate. Macky? Apo. Si Macky. Taga saan ka, Macky? Canada po. Uy! Ang susala mo na tumutawag dyan. Canada! Taga Pampanga lang yan. Kanda ba yun? Ah, sorry.
Diba? Kanda pampang Canada. Ate, anong oras dyan? 10 o'clock in the morning, almost po. Ah, morning. Almost 10 o'clock in the morning. So, parang baligtaran, ano, kung dito, 10:15 dyan, 10 in the morning. Magkabilang mundo. Correct. O, kinumusta mo kami. Kami okay na okay kami dito sa Pinas. Ikaw naman, kumusta ka dyan sa Canada? Okay naman po dito. Medyo malamig pa rin. Parang dito, tagulan na rin dito. Correct, tagulan na. Hindi na sumobrang ng ulan. Ilang taong ka na dyan natin sa Canada? 14 po. Tagal na. 14 years old. 14 na taon. Oo, di ba? Pangga. Ang samahan natin. Classic. Oo, talaga. Yung mga nagtatanong, ako ba yun? Hindi po ako yun. Class, masaya po ako na nagsama na naman kayong dalawa. Ay, sobrang masayang-masaya din ako, ate. No? Bukod sa nagsama kami, ay kausap ka namin ngayon. Yay, no po. Size, ano po? Dapat po yung hashtag nyo. Ano, ate? Dapat po ang hashtag nyo. Di ba, gabi na, ayan na naman sila. Yeah. Humaba. Pero totoo yan, pwede yun, no? Next time, pwede natin gawin yan. Pwede po. Pero ngayon, hashtag gabi na, umaga na. Baka kasi, umaga. Baka yun umaga dito. Diba, ganyan eh. Kasi, yun na nga yung pinaglalaban ko. Ngayon, gabi na. Maya-maya na ng konti, after ng kwentuhan natin, feeling ko, umaga na ang batian natin. Tama. So, diba? So, gabi na, umaga. Mag-agree na lang ako. Kahit di ko nagigets. Magigets mo rin, basta isa sa puso mo lang. Ang hirap kasi sa'yo, hindi mo sinasa puso yung mga bagay. Ate, magdrama tayo. Hindi po. Hindi po. Kinakabahan ako. Huwag ka po mag-ano, pag nagdrama tayo, mawawala ng kaba mo. Okay, ready ka dyan ate. Hindi ko maintindihan. Ito na. Ang nakaraan, hindi maintindihan ni Leonardo. Macky! Ay, ni Macky. Apo. Hindi maintindihan ni Macky kung bakit gabi na, umaga na. Okay, mic! Apo. Speaker! Action! Ang hirap sa'yo. Handa yung mo gustong pagawa sa akin na hindi ko maintindihan kung bakit ito pinapagawa. Dahil hindi mo iniintindi! Hindi ka marunong paliwanag sa akin! Macky, ikaw na nga. Ay, ako na ba? Ano bang may tulo. Macky, napakasahan kasi ako. Macky, hindi daw niya naiintindihan. Hindi naiintindihan. Bakit ka ba ganyan? Sandali. Wala pa lang nakakaintindi sa atin. Napakasimple lang naman ang pinapagawa ko. Nang sinasabi ko na gabi na, umaga na. Dahil nagsimula tayong gabi. Pagkatapos matatapos tayo, umaga na. As simple as that, hindi nyo maintindihan. Sa palagay mo ba, you make sense? I make! Ano bang point mo? Teka lang, sino ba yung kakampi ko dito? Macky, kakampi ba kita? Opo, kakampi nyo ako sa'yo. Tanong ko, anong point nyo? Yan ang problema. Anong? Hindi mo naiintindihan. Wala kang ka-point-point. Meron. Pinaglalaman mo ang isang bagay na ikaw lang naniniwala. Paano naman kami? Paano mga bata? Ha? May bata? Wow. May bata? May anak na kayo. Naguluhan ako. Saan ang galing ang bata? Si Macky. Paano may papaliwanag sa mga bata? Yung hashtag mo ngayong gabi na umaga na. Sige nga! Sabihin ko sa kanila, haplosin ko yung ulo nila. Tapos? Sabihin ko, mga bata. Maya-maya umaga na. Ang hirap sa inyo, tinatawanan niyo ako lagi. Hindi niyo ako siniseryoso. Hirap na ako. Tinan mo, nahihirap ang anak ayong pangisuko yung pinaggagawa mo. Kasi narinig ko yung kanta, huwag mong isuko ang laban. Sabi ko, okay, hindi ko isusuko to. Ang buhay hindi ganyan. Paano ba? Ang buhay ay hindi pelikula, hindi isang awitin. Eh ano? Hindi ko na maintindihan ang ginagawa natin. Wala na itong patutunguhan si Macky kasi. Pangit, wala tayong drama. Kasi si Macky naman eh. Comedy po, comedy. Kasi kinakabahan po ako as in. Tsaka hindi ano ka ba ito naman? Huwag ka nang kabahan. Dahil, ano lang? Dahil hindi ito? Dapat, hindi naman to. Dapat ano? Talaga gabi na, kabahan na ako. Huwag ka nang kabahan. Kasi ano na, kunyari lang ano nun tayo, kunyari mga mag high school
schoolmates lang tayo, ganyan, nagkita-kita, nag-usap-usap, ganun lang. Wala namang ano. Wala naman dapat ikakaba dahil... Hindi ako lang malayan. Ayan, hinga, inhale, exhale lang. In fairness, nasa Canada, pero ang linaw ng linya mo, nakakatuwa ka. Samantalang yung iba dyan, nandito nga sa Metro Manila. Tama, di ba? Buti pa yung line niya, malinaw. Yung, nakakabayad po ng bill. Yung relasyon ng pinsa ko tsaka ng jowa niya, malabo. Ay, nako. Huwag niya kung anuhan ng mga relasyon. Ayaw kita tanungin. Hindi kita sasagot. Si Ate Macky. Macky, no? Ilan taon na po ikaw, Ate? 38 years old. 14 years sa Canada, napakatagal. Andyan ang pamilya... Oh. Opo, dito na po ako nagka-anak. Oh, si asawa po andyan? Husband ko po, husband? From Philippines. Okay. Opo, tapos in-sponsoran ko po siya to come here. Oh. Gaano katagal na po yung asawa mo dyan? Ano po, 13. Kasi after a year ko po siya na okay. Nakuha dito. Okay. Mabilis din yun, yung after a year, ha? Oh, mabilis yun. Opo, after a year po. Hmm. Ilan na po anak? Kaya yun. Dalawa po. Ilan taon na yung panganay? 10 years old. Ah, dyan na pinanganak? Opo, dito dyan na po, Canadian citizen po silang dalawa. Oh, diba? Canadian citizen. Opo. Opo. Di, maganda ba yung ano, maple leaf? Yung may tawag doon? Opo, maganda po siya kapag maganda yung shape niya, yun, nakakatuwa. Maple. May bunga ba yun? O puno lang yun? Ah, ilalagay sa buhok yung maple leaf? Eh, para kang ano nun. Hindi! Sa buhok. Sa libro po. Sa buhok yung may... Para ma-flat siya, tapos pwede sa buhok? After. Ah, buhok! Buhok, okay. Libro po, libro. Opo. Ah, akala ko buhok. Para ma-flat. Ah, okay, oo. Mapa-flat. Ah, hindi pa ba siya ganun? Hindi siya flat? Hindi po, kasi flat po siya, pero mas maganda kang siya, sobrang flat. O, parang minsan yung iba naka-fold. Ah, kaya po, I see. Maganda lang kung gusto mo siyang isip. Kasi yung pizza ko nalagay sa buhok eh. Ano nangyari? Sa Facebook. Ibang book naman kasi yon, Papa Jackson. Sa Facebook, ayun lang. Ate Macky, ikaw ay napatawag sa amin. Ano po ang pagkikwentuhan natin ngayong gabing ito? Hindi po, may concern lang po ako kasi meron na nga po kami for 13 years. 13 years, okay. And, opo, 13 years na po kami, ay 13 years in 2004. Nagkinakabahan ako eh. Ano ka ba ito naman eh? Sorry, inhale, exhale lang. Isipin mo lang ano lang tayo. Isipin mo lang magkakapit-bahay lang tayo tapos nag-chismisan tayo sa umaga, ganun. Wala na, okay lang yan. Ayun, saka, alam mo, wala nakikinig sa amin, apat lang. Nabawasan pa natin. Ayun na nga po, eh, kaya ako kinakabahan ako, aapat. Aapat na kontinente. Mag-comment pa sila. Sige. So, you're married po for 13 years. For 13 years po, opo. And, kailan ba? 4 years ago, medyo parang nagkaroon ng konting, yung naging, nandun kami dun sa first na naging rocky yung relationship naman, but hindi ko na pong ikukwento yung... Kasi napag-usapan na namin, so... Okay na, kumbaga. Ayos na eh. Kumbaga, oo, naayos. Kumbaga, napag-usapan na namin. And yung recent na lang, simula nung naayos namin, and at to the moment, yung ikukwento ko, kasi parang sa akin, hindi na importante kasi naayos na namin eh. Mm-hmm. Diba? Kaya lang po, yung parang naging... Parang recently ko lang naman. Actually, concerned ko lang naman kasi... Medyo ano po ha, medyo parang censored ng kante pero... Ay, gusto po namin yan. Yan. So, gusto, yan po yung inaabang ako talaga. Yung mga hindi po, kasi parang... Nag-aalab ang aking puso. Opo, hindi kasi, paano po ba sisimulan? Kasi yung husband ko po, naturally na kahit noon alam ko na hindi, kahit ang mag-boyfriend pa kami, alam ko hindi siya showy. Showy, okay. Pero mabait po siya and mahal po yung family namin and all that stuff. Kaya lang, minsan, nakakalungkot din on my part na, alam mo yun, kamakailan lang, di ba, Mother's Day or, noong Mother's Day, nilapag niya lang yung flower sa table. And kasi po, nagtatrabaho siya ng night and morning. Okay. So, minsan, kapag dumadating siya ng bahay, talagang naiintindihan ko naman na good siya. And, alam mo yun, ginagawa ko rin naman yung part ko as a wife na talagang matutulog siya pagdating ng bahay and then gigising siya, pagpapasok na siya, okay. Naka-ready na yung lahat ng
ng gagamitin niya and even yung pagkain na kakainin niya before he goes to work. And then, ang sa akin lang, at some point, magkaroon lang ba ng konting appreciation na kapag yun, alam mo yung mga babae talagang kailangan ng attention. Attention or something like that. Hindi naman ganun, pero hindi lang kasi siya showy and minsan hindi ko naiintindihan kasi katulad ng Mother's Day, like, pinatan niya lang yung flowers, hindi man lang niya ako binati ng ganun or something like that. Tapos nag-birthday ako, hindi niya talaga, binati niya ako sa phone, pero dumating siya ng bahay, as in parang walang nangyari ba? So gusto niyo yung mangyari. Parang alam yun. Parang part na ng... Wala, ng parang kasi kaya ka siguro ate napunta sa ganun dahil parang wala nga nang nagagana, parang ganyan. So... Oo, parang it's, alam yun, kaya ka nga may birthday, kaya ka nga may mga occasions ganyan. It's for you to feel special. At saka parang yung punto, yung iniisip ko sa eksena mo ate na, okay, for example, Mother's Day, di ba? Hindi pa niya sinagad-sagad na may flowers naman siyang dala, di ba? Kung tutuusin, sweet na nga yun. Kaya lang sana man lang, parang para sa iyo, ano man lang yung sinabi niyang Happy Mother's Day or di ba? Kinis ka niya, di ba? Di ba masarap naman pakinggan in return dun sa mga ginagawa mo. Ano din, yung mga anak ko naman po is very well taken care of, maayos naman sila sa school, and as much as I can po, talagang inaasikaso ko siya kasi alam kong pagod siya pagdating ng bahay. Ano pong work mo, ma'am? Sa bahay po. Ah, okay. You are in, kumbaga full-time, housewife. Full-time, and a mother, po, yeah. Okay. And, ang concern ko lang po, kasi parang, nalulungkot ako at some point na minsan, ito yung concern ko, Papa Jackson. Muntik na ako magkamali, ha? Papa Jackson, siya ako, yung Chico. Yan. Meron akong papel, ha? Dito sa harap ko, para hindi ako magkamali ng Papa Jackson. Kasi baka ma... Ano ba yung tunay mong pangalan, Papa Jackson? Jackson. Charlotte po. Chenny Bells, Pak Boom Boom. Chenny Bells, Pak Boom Boom, o diba? Aba. Yun. Hindi po. Ang concern ko ngayon, kasi ito na yung part na medyo concern ko. Pag recently, siguro, I don't know kung if it's 3 months, 2 to 3 months ago, hindi po ako sure. Yung making love namin, parang hindi na ako masyadong into it. Kailan niyo po naramdaman to? 3 months ago? Siguro mga, hello? Yes. Mga 2 to 3 months ago. Siguro maximum 3 months, 2 months. 3 months ago. Around, yeah, mga ganun. Kasi parang, one day I woke up na para bang, kasi isa pa rin po yung husband, hindi siya masyadong outgoing. So, syempre, kapag summer dito, pag winter, okay, fine. Kasi wala ka namang pupuntahan. I mean, meron ka mapupuntahan, but it's too cold para gumala ka somewhere. You can go outside, pero parang ano naman, sobrang lamig naman, and may injury mo, pero hindi ganun katulad ng summer. So, expected mo by summertime, mag-outing kayo and stuff like that. Hindi siya ganun ka-outgoing. And ako, at some point, gusto ko naman na inalabas ko yung mga bata and nag-i-enjoy sila kasi yun yung time na nagkaroon sila ng experience ba na how to have fun. Okay. At besides, yung summer namin is may clean lang kasi eh. Hindi siya, di ba? At saka kahit summer, malamig pa rin eh, parang ganun. Opo, katulad ngayon, ang temperature is 19 degrees. Kung tutuusin, mainit siya, pero mahangin, malamig. Pero malamig na yun. Mainit upang 19 degrees. Opo, kasi sa Ireland, 15 mainit degrees, mainit yun. Mainit po sa amin, ang 19 degrees. 15 degrees pero ay kainitan. Pero medyo mahangin, so malamig pa rin. Malamig pa rin. Pero kahapon kasi, parang kahapon, ang temperature namin is 31 degrees. Sobrang init, pero nung bandang hapon, 31 degrees, pero yung lamig ng hangin is nandun pa rin. Kaya kailangan mo lang sweater. Pero 31 degrees yung temperature. So, yun po yung ano, I don't know kung connected, di ba? Parang hindi ko alam kung connected siya. Pero kaya lang yung point ko po kasi na, I don't know, parang nanulungkot ako at some point na, yun nga, ang naapektuhan yung lovemaking namin na minsan, once a week na nga lang, hindi ko pa na-enjoy. Sorry kung bastos pakinggan. Ay, hindi po bastos yan, ma'am. Nagiging bastos yan pag ginawa nyo sa kalsada. Bakit naman nagagawin sa kalsada? Eh, lovemaking yan, normal sa mag-isawa yan, ma'am. Oo, totoo naman. Opo, and before... Na-imagine ko kasi.
di ba, 2 to 3 times a week or something like that, in a maximum, something like that. Ngayon, kasi dahil hindi ko siya ma-feel, so parang pag-uwi ako ng bahay, parang okay, I do whatever I need to do and stuff like that. Pero kahit minsan landiin ako or something like that, I can't feel it. I don't know why. Hindi po so, ba kaya ito ay, ano, ate, hindi kaya ito ay epekto na nung... medyo yung tampo mo ba sa kanya na 'di ba this past few occasions ikinatampo mo or meron kang ano meron kang something na ano ba yan ito na nga lang yung pagkakataon na magpaka-showy siya ganyan tapos na kaya siya naaapektuhan yung love making ninyo dahil while you guys are doing that may nasa isip mo yon na ano ba yan nakakawalang gana parang ganun hindi po kaya kayo na yung dahilan kung bakit nananamlay siya parang ganoon or nananamlay yung love making ninyo hindi ko alam kung pati siya or siguro siya and if I may ask po ate no ate yung sure. Bang halimbawa ito po itong kinuwento niyo sa amin di ba yung Mother's Day di ba yung with the flowers na nilapaglag niya sa lamesa and then yung birthday ninyo ito po ba ate ay ano ito po ba ay nasa kasi mag-asawa kayo, di ba? So, nasabi niyo po okay. Ba sa kanya yan? Na concern niyo yan sa kanya? Okay. Na, ano pong sabi niya sa inyo? Yung napag-away namin a long time ago, is, mga party na lang yan. So, ang sa akin, parang there's no way na you can change someone. He will always be like that. Pero, nasabi ko na yan sa kanya. And simula nung nagkaroon kami, naayos namin yung problems. I don't know kung naayos nga kasi, I mean, ito pa rin. Ever since na nagkaroon kami ng argument about something, naging vocal po talaga ako sa kanya na sabihin kung ano yung nararamdaman ko and all that stuff. Minsan, ngayon... So ano pong sabi? Anong sinasagot niya? Parang, ganito ako, ganon? Kasi, yan, nung kinansan ko po kasi siya nung after ng Mother's Day, sabi ko sa kanya, para ka namang nagbigay sa... kumanaw na, alam mo, nilapag lang. Siya naman lang. Oo nga, no? Alam mo yun? Nilapag lang. Ang sakit naman sa akin na, you know, hindi naman ako bad na wife. Correct. And stuff like that, nakikita ko naman. At nag-work din po ako. Pero para sa kanya, pasalamat kayo, bulaklak eh. Oh, parang ganun yung datingan. Actually, Papa Jackson. Ang galing mo, ano, unahan mo. yun talaga sabi niya. Papa Jackson. Eh, yan ang sabi niya. Parang sa kanya, pasalamat ka nga, binigyan ka ng flower. Actually. So, parang, actually. Generic ba sa mga lalaki? Utang. Hindi lang ba yung nakakaramdam niya, no? Oh, diba? So, parang, ang sa akin lang, kasi, ano, naayos na natin to, sa akin lang, is magkaroon ka man ng konting improvement sa sarili mo. Kasi, ang dami na marriage, is a two-way street. I can't just keep on giving and giving and giving and nandyan ka lang na para tanggapin. Alam mo yan, minsan po, nakiga ako sa kami. And there was one time na naiyak na ako. Kasi mahal ko po yung asawa ko. And I really want yung marriage namin na mag-work out at some point. And this, parang, I don't see myself na maging separate and mawala yung family ko sa akin. Kasi mahal na mahal ko po yung family niya. And mahal na mahal po siya ng family ko. Wala po akong problema sa BNN ko. Sa family ng asawa ko. I have very good relationship sa kanila and stuff like that. Minsan nga lang kasi yung asawa ko medyo parang ano pa yung ganun head? Parang ganun. So, parang ang hirap minsan intindihin. Hindi ko alam kung patuloy ng laging sinasabi ni Papa Jackson. Masaya ka ba or contented ka? Kasi it's two different things. Hindi ko alam kung masaya. I don't think I am totally happy. I am content. Minsan nga, hindi ko alam kung contented pa ba ako sa ganung setup namin na I would wake up. One time, meron time po na umabot sa akin na binising ako ng isang umaga na nakatingala lang ako sa wall. Sa ceiling. And inisip ko, sabi ko, is this what I wanted to do sa buhay ko na maglalasa naman yung weekend na wala kaming gagawin kasi he doesn't wanna go out. He just wants to stay home and magpahinga. Naintindihan ko naman napagod siya during the week pero ginagawa ko naman na po lahat ng pwedeng gawin so he doesn't have to do anything. Okay. And we can just have fun. Alam mo yun? Kasi weekend lang talaga kami off eh. Pero Madam Morris, ito naman. Macky! Ah,
Anong mo reset? Hindi ko po. Hindi ko alakad pa mo reset yun. Sorry na ate. Kasi naman, kasi naman, ewan ko ba ba't yung pamali Maria ako sa pangalan? Kasi lalaki ba ako? Mo reset? May mo reset bang lalaki? Mo reset ba? Okay. Ito, tanong ko na lang ate. No? Kasi you were telling us that, di ba, naiintindihan mo naman because may work. Hindi kaya ate Macky ay... Kasi nga dahil ang sistema ay ganito, si Kuya ay nagtatrabaho, 'di ba? Pagod siya buong linggo. Ikaw, pagod ka naman din because you're doing everything, 'di ba? Sa bahay naman. Yeah, sa bahay naman, pero 'di ba, ikaw ba atin na-try mo na rin mag-work before ka naging full-time? Hindi po. Full-time po ako nagtatrabaho. I work in the morning and nakakasak po ako ng 4 o'clock in the afternoon. So, dire-diretso na po ako. Hindi, akala ko kasi full-time parang housewife, di ba? Sa bahay ka lang. Kasi kanina sabi mo bahay. Sa bahay po ako nagtatrabaho. Ah, okay. Sa bahay po ako nagtatrabaho. Hindi, the reason why, kasi kaya ko tinanong, kasi ang iniisip ko naman, dahil sabi mo sa amin kanina, nasa bahay ka lang, so naisip ko na, iba kasi sana yung sasabihin ko na nagtatrabaho ka, iba yung feeling ng nandun ka lang sa bahay kahit naggumagawa ka ng gawaing bahay at pagod ka, iba pa rin yung pagod ng, you know, you work at sa outside, di ba, ng bahay. At isa pa, pasuggest na sana ako na kung ito po yung ano, ito po yung concern natin, di ba, yung intimacy nyo, kasi ito yung issue, intimacy nyo as husband and wife, hindi niya kulang sa part niya or wala siyang initiative, patanong na sana po ako ng hindi, bakit kayo po ba eh, ano, kung hindi niya magawa at ito yung concern ninyo, gusto niyo to, hindi po sa inyo manggaling yung initiative na, di ba, kayo yung maglambing, okay. Kayo yung mang tease, ano ba yung term, kayo yung mang mangakit, honey, mangakit, lagyan mo ng whipped cream ganun sa ilong, sa ilong. Ito na naman yung whipped cream. Lalagyan niyo po ng whipped cream yung ilong niyo, tapos honey. Yun lang nga po. Ang suot niyo po garlands. Ang problema po, Papa Jackson. Pilik mo talaga ang suot. Hindi. Ano po? Sorry na. Dati po naman kasi, nagagawa ko eh. Kaya lang itong mga recent months na po. Tinamad na kayo. Hindi ko, oo. Parang sabi ko kasi ano ba, hindi... Hanggang ano ba? Ako na lang ba ng ako? Parang gano'n. Na parang, you know, hindi man lang niya ako ma-ask on a date. Or, he never asked me for a date. Ever. Pero kung sinasabi niyo po kasi sa amin na ganyan na siya pinanganak, hindi ba dapat na iniisip namin ngayon na parte na yan ang tinanggap niyo sa kanya at parte na yan ang minahal niyo sa kanya? Ganyan na siya. And it's only now na kayo ay nagre-reklamo dyan sa part na yan. Eh, ang tagal-tagal niya na magkasama. Hindi nga po. Papa Jackson at saka Papa Chico, ano po, ang punto ko lang naman niya is, opo, yung at some point, medyo, ano mo yun, tinatari ko namang intindihan na ganun siya. Pero ang sinasabi ko lang po is parang wala bang konting improvement at some point. I don't know kung is it too much to ask yung konting improvement na hindi ka ba masaya na nakikita mo yung, ano, hindi ko alam kung anong tumatakbo and sa utak niya and something like that or baka tagalang gamit lang siya na hindi na maisip niya at some point. When was the last time ate na nag-usap kayo ng, you know, yung kayong dalawa lang tapos when was the last time at tinanong mo siya kung mahal, honey, mahal mo pa ba ako? Absolutely. Kasi po, ikaw mahal na mahal kita, ganun. Ng I love you, nag-aipag yung tatawag po siya or something like that. Eh baka for compliance na lang yan. Oh, kasi diba, parang ganun lang eh. At the end of the conversation. Paano yun, kumbaga, ano, it's already a way of life. Diba? Diba? Opo. Hindi ko alam kung ano pa talaga yung maitatanong ko, pero gusto ko po kasing maintindihan. And alam mo yun, nalulungkot na lang ako na bakit hindi niya magawa sa akin at some point na mag-effort at mag-card kuunti lang naman and stuff like that. Like, nung birthday ko, Papa Jackson, tsaka Kuya Chico, hindi man lang niya ako binati, dumating ako ng bahay. It's as if it's a regular day and stuff like that. Naiyak na lang ako sa kwarto ko kasi... Baka po nakalimutan niya. Hindi kaya kasi... Come on, isa naman yung asawa niya, hindi pa maalala ang birthday, ano ba? Sa bagay, pero po kasi, in general, ang mga lalaki, hindi naman talaga matandain sa date. Hindi po, alam niya pong birthday ko kasi
na alam po kasi yung mga bata nagka-countdown sila. Sabagay. Kung alam niya. Alam niya. Eh kasi po, maganda. Very important, ma'am. Kasi baka mamaya, no one reminded him. Hindi sa kailangan pang remind, di ba? Kaya lang ang ano po kasi, ang mga lalaki po, generally, hindi matandaan sa date. Apo. Hindi talent ang mga lalaki. Okay. But not to defend him, ano. Of course, ma'am. Apo. Kung baga, ang ano dito, kasalanan ba? Kasalanan ba niya nakalimutan niya? Hindi ko alam kung kasalanan niya, pero dapat ka magtampo, of course. Yes, di ba? It's your responsibility bilang husband, di ba? Kasi ako mismo hindi matandaan sa date. Ako mismo, I do not remember dates. Sa lahat na naging karelasyon ko day one, I always say, absuelto ko sa kasalanan na to, ha? Birthday. I will try my best to remember your special occasions and dates. But please, ahead of time, remind me. Hindi ko talaga kaya. Di ba? Huwag mo ko antay magkamali. Di ba? Na nagtatampo ka na bago mo sabihin sa akin. Maraming ganyan lalaki. Pag direction, ang lalaki kahit paikutin mo, piringan mo na mata, paikutin mo, alam natin kung nasa na north. Embedded sa DNA. Pero when it comes to date, mahina ang lalaki. At yan talent ng mga babae. Matandaan, ano? History. I don't think naman po na nakalimutan niya. It's just that, alam niya ang birthday. Kumbaga, hindi lang siya... Wala sa vlog niya na, alam mo yun. Kumbaga, hindi... Kumbaga, ngayong alam mo na birthday ko, now that you know that it's my birthday, what did you do? Mm-hmm. Diba, how did you prepare about, diba? Oh, for my birthday? Opo, kasi parang sa akin nga, it's something that would remind me na, okay, alam mo yan, kasi you have to make memories sa marriage at some point na. Yung sa amin, kasi parang hindi ko alam kung naboboard na ako na palaging all the last na ganito. Kumbaga nandun kami sa stage na simula nung naayos namin, nandun kami sa stage siya na No. Ma'am, kanina kasi ayaw may kwento ka mo. Ano ba yung naayos na yan? Oo nga, kasi may feeling ko po ano to eh, connected talaga siya. At yun talaga yung pinanggagalingan nitong lahat. Kasi kung talagang wala naman yun, di mo ni-intruhan, di mo sasabihin sa amin yan. Ay, sige po. Ay, ano po. Kasi po, nung mga 3-5 years ago, something like that. Kasi po, yun nga po, yung magiging problema ko sa kanya na parang hindi niya ako nabibigyan ng attention. And ako po, lagi ako naghahanap sa kanya ng attention na he would come home, na parang hindi man lang mag-hi or something like that. Tapos, ayoko nang gano'n na parang wala akong nakitang tao sa loob ng ng pumasok sa bahay and stuff like that. Tapos, kumbaga noon, aminado po ako na parang ako yung laging hinahalap sa kanya na hindi niya naman maibigay. Like, katulad po yung ngayon na everything, nung mga nakaraan po, I mean, even nung nag-start kami, katulad nga po nung simula na sinabi ko sa sige inyo. Sige po, ma'am. Sabihin niyo po sa amin, ma'am, para diretso po tayo. What was the problem 3 to 5 years ago? Hindi po talaga siya ma-effort na tao. Kumbaga, yun yung hinahanap ko sa kanya. Kumbaga, in general po, yun po yung inireklamo ko sa kanya. Hindi po siya yung ma-effort ano po yung, na ma'am, tao. Ma'am, you are not answering the question. What was the problem 3 to 5 years ago? Actually, hindi ko na nga masyadong maalala ng kont. Okay, ang lagi namin pinag-aawayan nun, Papa Jack, is like, mga minor things lang. Hindi ko alam kung sa akin or mga simpleng away lang. Like, babalik na naman po tayo. Wait lang po, Macky. Ang tinatanong po namin dito, what was the problem 3 to 5 years ago? Kasi nabanggit mo kanina na ayos na po namin. Ano po yung naayos niyong gulo 3 to 5 years ago? Yun nga po. Yung hindi siya masyadong ma-effort na ako pinaghahanapan ko siya. And then, what happened? What was the problem? What was the conflict? Yun po. Katulad nga po nun, like yung there was one time na, for a very long time po, okay, sige, ma'am. Wait lang, ano? Wait lang. Hindi nahihirapan kasi. Okay, ma'am. Siguro, ganito yung mama, kaya, ano, kung ano yung conflict, kinonfront nyo siya. Siguro, yun yung iniisip ko, kinonfront nyo siya dahil... Hindi, meron. May problema to. Diba? 3 to 5 years ago. Opo, yung... Hindi. Iniisip ko kasi dahil it was a long time ago. Pero, ang lagi ko lang po talaga, Papa Jackson at Kuya Chico na napag-aawayan namin noon is like yung... Ng mga nagdaan. Okay, ma'am, ganito. Wait lang. Maki, wait lang. Stop. Okay. What you're telling me about the problem 3 to 5 years ago is the same problem right now.
there must be something big that happened 3 to 5 years ago. And I'm asking you, ano yung naging problema nun? And you're not answering my question. Yun ang nga po kasi nga, Papa Jason. Ang talagang naging problema lang namin noong 3 to 5 years ago is yung hindi nga kasi talaga siya ma-effort na tao na most na mga birthdays and the occasions sa buhay ko noong. Okay. Ano po yung naging problema? Hindi na nabibigyan ng effort. Mama, wait lang. Ano po yung naayos nyo? Sorry nga, Mama. Alam mo ko anong tinatanong ko. Tama ko? Opo. Okay. Ang naayos nga namin kasi... Papunta tayo doon, Mamaki, no? Mapupunta tayo doon sa... What was the resolution? Ano yung naayos, di ba? May problema. Ano yung inayos? Oo. Ano yung napagkasunduan tungkol sa bagay na yun? Yung napagkasunduan po namin kasi umabot po kami na sana maghihiwalay na kami. And he even told me na hindi niya na ako mahal. May nagka-third party ba? Meron bang umalis ng bahay? Hindi po, wala po kami. Meron bang nagkaal sa balutan? Di ba kasi? Look, ganito, Ana. Actually po, ako noon kapag nagagalit ako sa kanya. Kasi parang napupuno na rin po ako sa... Parang I don't know kung anong... Actually, Papa Jackson, papasensya na po. Kasi talagang sa sobrang dami na yung nangyari. Pero it would always come to doon sa... Pag-i-effort niya lang sa akin. Yun yung doon siya umiikot. Kasi... Laging sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko before na huwag mo siyang paghanapan kasi ganyan siya. Alam mo yun, ganyan talaga yung tao, so you cannot do anything about sige, it. Sige, ma'am, ganito. Tatanong ko ulit, Macky, para ano tayo, para malinawan ako. Okay. Kasi, ang dating po ng kinikwento mo sa amin ni Kuya Chico is that etong problema nyo ngayon, at the stage of your marriage, di ba, is at some point, deja vu na nangyari 3 to 5 years ago. Correct. Okay. Di ba? It's as if it's happening over again. Tama? Opo. Tama opo, mali? Opo. Okay. It's happening over all right. Again. Tama okay. Po. Tama po. So, kaya tinatanong ko, what was the problem 3 to 5 years ago? Ano yung naging gulo? Hindi nga po. So yun lang. Talaga ma-effort sa akin, Papa Jackson. Hindi po talaga siya ma-effort sa akin na mostly ng mga Mother's Day, birthday ko, he made it like a bad day for me. Okay. Noon, ng mga panahong yon. And okay. Iniisip ko pa nga po kasi talagang sa sobrang dami po kasi minsan talagang ako lang yung maldita talaga. So dumating po sa punto? Dumating po sa punto na nag-aal sa balutan na pupunta ako sa friend ko okay. Para din ako matulog ng ilang araw and he wouldn't care to call. For sure, he wouldn't call. He wouldn't run after you? No, he never did that. Okay. Kasi alam niya na... Wait lang, Macky. Edi, para kang tanga, uwi ka rin. Opo, syempre, uwi ako. Okay. Kasi magpapalipas lang, kasi usually naman po, pag yung nagagalit ako noon, madalas umaalis talaga ako kasi ayokong nagkakaroon kami ng sigawan and stuff like that. But, so sa madaling sabi po, Macky, wait. 3 to 5 years ago, yung naging problem ninyo and then nag-usap kayo, yun ang iniisip ko kaya. Opo. Kaya kamo naayos, diba? Nag-usap kayo and you promised each other, hindi ka na, diba? Hindi ka na mag-aal sa balutan, opo. Parang ganun. Opo. So yun lang yung problema, 3 to 5 years ago. Yeah, simula po noong nangyari yun, kasi napag-usapan namin na okay, we'll start. Kasi nag-apologize po siya sa akin for saying na hindi niya na ako mahal kasi lilipad na po talaga ako sana ako ng bahay that time. Kasi, alam mo yun, ang sobrang sakit na, sobrang dami. Tsaka, noon po kasi, alam mo yun, ang dami kong pinagsasabihan ng problema ko and he didn't like it. Kasi syempre, nadadagdagan yung nakakaalam ng problema namin and hindi naman makatulong. Actually, na-found out ko na wala talagang makatulong sa akin except yung sarili ko kung hindi ko rin babaguhin. And nung nag-usap kami, kasi he tried to win me back na nag-usap kami ng puso sa puso nung time na yon na okay, let's start a new beginning, hindi na ako lilipat ng bahay and stuff like that. And yun nga po yung nangyari a year ago, almost a year and a half ago. Kaya lang po, nalulungkot ako na parang yung the last year is parang ganun pa rin. Ang nabago lang is yung na-accept ko.
Alin po, na-accept niyo? Na-accept mo nga ba? Na-accept ko na ganun talaga siya. Eh, bakit nag-uwi na yun? Bakit po tayo may ano ngayon? Ba't kayo nagingit-ngit na naman nga ngayon? Po, yun nga lang po. Like, hindi naman sa... yun nga po. Kaya lang parang... Nandun pa rin yung lungkot ko. Hindi ko alam kung masaya na ako. I don't think I'm happy kasi nagpo-complain ako ngayon. Tawag dito, contented. Hindi ko rin po masabi. And mga ganun ba? And ayun nga, naapektuhan naman ngayon is yung sex life namin na nawawalan ako na... Ay naku, di seryoso yan. Kailangan mong apektuhan. Hindi ko maintindihan kung... Where I'm coming, I mean, nasisindihan ko kung saan ako nag... Where I'm coming? Huwag niyo pong sasabihin yan kasi... Nagawa niyo naman ako. Magulo pa yung kwento ko. Hindi po, malinaw po. No, malinaw naman. Ang magulo po yung relasyon po ninyo. Magulo po yung relasyon ninyo. Magulo talaga. Pero... Ayun nga, ano ba ang gagawin ko? Mangkukulit po ako, pasensya na ako. Ilang beses na natanong din ni Papa Sige Jackson. Is there anything na pwedeng, kung kayo po ang tatanong, kasi kayo yung kausap namin, if we could talk to your husband, bakit hindi, di ba? Pero kasi since kayo kausap namin, at magiging, naniniwala po ako na kayo, you're just being true to yourself and to us as we speak right now. Mm-hmm. Wala po bang bagay na sa tingin ninyo ay ikinabibwisit sa inyo ng mister ninyo? Wala, kahit noon pa man, wala bang bagay siyang, kung kayo yan ang reklamo niyo sa kanya, hindi siya showy, siya ba papunta sa inyo, ano ba ang reklamo niya sa inyo lagi? Minsan, kung meron man. Minsan nareklamo niya sa akin is ano niya na, mareklamo ako minsan. Mareklamo, madada, ano, maraming minsan, hanash, ganun. Hindi po. Napakadalang ko namang, tawag dito, creature. Mareklamo ko in a sense na, mareklamo ka in a formal letter, gano'n. In a formal letter. To whom it may concern. Lagi ko siyang kinoconfront, mga gano'n. Yung mga gano'n moment. Kinoconfront okay. ko, oo. Okay. And then, para sa kanya, wala lang naman. Katulad nung, kailan ba? Basta 2 weeks ago ata. Masama kasi yung pakiramdam ko. And nandun lang ako sa bed. Okay. And yung mga bata... nabigo na sila and everything. And ilalagay na sana sa bed. Siya nagsi-cellphone. And sabi ko, yung mga bata, pumunta na kayo sa bed. Yung mga bata, hindi po pumunta sa bed kasi kailangan mo silang i-tuck in sa bed and i-prepare yung bed. Cute lang sabi, basta tinatuck in ng mga bata. Ano? Parang baywang sila. Oy, pero alam mo, ako namimiss, sorry, singit ko na lang po. Namimiss ko yan, yung nanay ko si Aling Elsie dati, tinatuck in anak ko niyan. Ngayon, ginagawa sa akin, naiirat na ako. Huwag lang makasi! Okay. O, kasi okay titis mo pa sila and mga ganun. Ganun yung nagiging routine namin. Kasi hindi naman niya nagagawa yun dahil tulog siya eh. Ako lang sa gabi. Kasi kami lang, nung tatlong mga anak, kami lang tatlo. Kasi palagi yung parang nagkakaroon ng galawan sa bahay. Kasi tulog siya dahil papasok siya at night. Mm-hmm. And ang routine namin, pag nagbasa na sila ng libro, pwede matutulog na sila, itatakin mo, ilalagay nila yung meditation nila and stuff like that. And alam mo yun, masama yung pakiramdam ko. So you have to do your part at some point. Like if I can't do it, then you do it. Alam mo yun, kasi hindi ako able that time, masama yung pakiramdam ko. Pero kung masama, hindi sinabi niyo po ba sa kanya yan? Ko, yeah, sinabi ko po sa kanya na, sabi ko, ano ba naman? Baka kasi mamaya, nagpakiramdaman lang kayo, tapos nabuisit ka na naman. Ay, yung papula yung nireklamo niya sa akin. Kasi minsan, siguro, ako yung, the way ako magsalita, hindi, di ba minsan yung sa way na hindi diretso. Hindi po, diniretso ko siya, pero yung tone ng voice ko is hindi, pwede pa namang sabihin kasi ng, mahal paki-ayos na namin mga bata. So, paano niyo po sinabi? Pero yung sa akin, ay, yung mga bata! Ganon? Hindi naman ako. Nag-agree na po kayo. Nag-agree na po kayo. Hindi. Sabi ko, ano ba naman yan? Sabi ko, masama na yung pakiramdam ko. Ilagay mo na yung mga bata sa bed. Alam mo yun, yung medyo papadabog ng konti. Kasi syempre masama yung pakiramdam ko eh. Ang ini-expect ko lang is, magkaroon ko naman ng konting malasakit na may sakit yung tao. Gawin mo yung ginagawa ko at kahit mga 2 minutes lang kasi hindi naman matagal na ilagay yung mga bata sa bed. Ilalagay mo lang naman eh. Diba? Tapos, merong time na galing ako ng trabaho and kailangan kong pumunta ulit sa isa pang trabaho. And alam niyo po yung ano, gestures na nagugutom na hawak yung tiyan.
alam mo yun, yung parang ganun. Alam po namin, so, alam po na Chico yan. Alam niyo po yung... Ha? Yung ano, pag nagugutom, tinatawag? Yung kasi nagugutom. Yung hawak yung tiyan? Yung na nagugutom. Opo, yung parang ganun yung ginawa niya sa akin. Sabi ko, may pasok ako. Sabi ko, pwede bang ikaw muna yung mag-asikaso ng pagkain natin? Hmm. Kasi mostly, most of the time naman po talaga, pag alam kong meron akong trabaho in between, alam mo yun, kapag galing ako ng isang trabaho tapos punta ako ng isang trabaho, minsan ginagawa ko na po sa umaga yung pagkain nila para pagdating nila, meron na silang pagkain. Kaya lang, I don't know, nung time na yun, talagang hindi ko nagawa. Okay. And siguro dun sa mga time na hindi ko nagagawa, pwede mo naman sigurong gawin. Hmm. Minsan, iyon yung mga umiinit ng ulo ko. Kasi pwedeng gawin, parang, dapat gayon. Diba? Pwedeng gayon. Pwede mo naman gawin sana. Hmm. Pero, dahil nasanay siya sa akin na ako yung gumagawa ng lahat, pati ba naman yun na may trabaho akong pupuntahan is kailangan mong iasa sa akin or pwede mo naman gawin kasi hindi naman magpalagi Papa Jackson tsaka Papa Chico. Kuya Chico, diba? Hindi naman mo palaging gagawin. Hindi naman niya palaging ginagawa. So parang napupuno ako na hindi ko talaga maintindihan kung ano pa bang pwedeng pag-intindi na pwede kong gawin. Yun, doon po ako na nalulungkot. Hindi ko alam kung normal ba? O kailangan intindihin ko na lang kasi wala naman akong hello? Sige lang po. Meron po, andito po kami. Ay, nandiyan pa ba kayo? Okay, okay, sorry. Andito po kami eh. Hindi kasi, ang tahimik po kasi. Hindi ko po alam kung, nalulungkot lang ako actually talaga na, hindi ko alam kung paano ko pa siya i-approach kasi I've said this many times over. Ano pa po ba ang pwede ninyong maisuggest sa akin na gawin ko? Kasi, minsan napupuno ako. Okay, ganyan po. And nalulungkot ako, Papa. Sige po, sige po. Macky, ano muna ha? Let me ask you a few things, okay? Opo. Okay, first of all, are you happy or are you contented? Macky. Pag kami na, ayaw magsalita. Ate, andiyan ka pa. Opo, hello po, hello. Are you happy or are you contented? Happy in a way na kasi... No, don't explain. Let's not try to categorize content. Happiness. Kasi ang pagiging happy, ano yan eh, hindi yan kinakategorize eh. Pag happy ka, happy ka. I'm not happy and I'm not contented. Alright. Baluti mong damit pumalis ka sa bahay na yan. Ganun kasimple. Why? Because you do not appreciate a thing. Or two sa relasyon na meron ka. But before that, ganito, pag-usapan natin. Okay. You have an open mind? Opo. Okay. My first question, is he a bad husband to you? Bad in a way, hindi po niya. Don't do that. The bottom line. Pwede ba ako mag-explain? No. Okay, so answerable lang na yes or no. Yes. No. Is he a bad husband to you? No. Okay. Are you a good wife to him? Yes. Okay. So if he... ulitin ko ha. So he's not a bad husband to you, tama? No. Mabait po siya. Okay, you don't have to explain. Okay. He is not a bad husband to you. Opo. That makes him a good husband to you. Yes. Okay. Are you a good wife to him? Yes. Okay. He is a good husband to you, you're a good wife to him. Bottom line, right? Opo. So, kung naniniwala tayo that you are at par lang naman kayo sa part na yon, maybe we can settle, di ba? And come up with an agreement na yung reklamo mo yun is a part of married life, di kaya? Siguro nga po. Alright, kaya ito na. Okay. The problem is, you want for things to happen the way you pictured it out. Sorry po, hindi ko po naintindihan. Okay, ang nakikita ang problema dito, Macky, is that you want things to happen the way you pictured it out, the way you imagined it.
I'll give you an example. Mother's Day. Tama? Mother's Day, he will give me flowers. But he will have to give me flowers in this manner. Pag hindi niya binigay sa akin yung flowers in this manner, hindi merited yung kanyang pagbibigay ng bulaklak. It has to happen the way I want it to happen. That's your condition. Okay. For you to appreciate yung bulaklak, kailangan ibigay niya ito in a manner na dapat na imagine mo. Tama? Pwede po ba ako magsalita about it? Yeah. Apo. Pero yung the way naman po na he did it. Kumbaga sa akin lang, binabaan ko na yung expectations ko about things. And nandun nga kami dun sa stage na Stop. What did you want for Mother's Day? Tell me. What did you want for Mother's Day? Gusto ko lang po sanang lumabas na to eat sa restaurant. And, okay. Gusto mo? Okay, wait lang. Okay, stop right there. You wanted to go out. Opo. You want na ilabas ka niya, tama? Yeah po. Okay. Manggagaling ako dun sa part. You know, you make it very difficult for us to talk to you. Sorry po. You see? You make it very, very difficult for us to talk to you. Opo. Okay, because po. You don't listen. Okay, sorry po. All right. Kasi ganito, ulitin ko ha. Okay, kasi alam mo ganito, Macky, nag-uusap tayo in the premise, in the impression, na nag-agree tayong tatlo dito, di ba, na he is a good husband to you, and you're a good wife to him. Opo. Tama? Opo. Okay. Opo. But, along the line, you have a problem. Tama? Apo. Okay. Apo. Okay. Kasi ganito, nandun kasi sa punto na sinabi mo kanya sa umpisa ng usapan natin, you are not happy, you're not contented. So, ni-remind kita, is he a bad husband to you? You said no. Are you a good wife to him? You said yes. It meaning, pantay kayo. But you have problems. Meaning, ate, he may be a good husband to you, but he is not the perfect husband. Tama? Yes. Did you expect a perfect husband? No. Okay. Are we making sense? Yes. Okay, are we making progress? Usapan natin. Apo. Okay, yes. ulitin natin. On Mother's Day, he gave you flowers. Tama? Apo. Pero ikaw, being babae, alam niyo ng babae, Kuya Chico, di ba? Correct. Ano yan, kumbaga, at some point, hopeless romantic. Hindi nawawala sa katawan niya yan. At may mga expectations. Tama. Kaya lang, sa imagination mo, the flower or a flower should be given to you the way you imagined it. Tama, mali? Yes. Okay. Pero binigyan kanya ng bulaklak. Opo. Nilapag niya sa lamesa. Opo. Hindi nangyari the way you imagined it. Tama. Opo. Bad trip ka. Medyo. Huwag kang plastic. Bad trip siya. Opo. So bad trip ka. Tama? Opo. And then, nakarinig ka sa kanya ng, pasalamat kayong bulaklak ka. Tama, mali? Opo. Okay? Tama po. Okay. I'll ask you a question. Ilabag yung bulaklak, what did you tell him? Thank you. Thank you. Okay. Yes. Pumunta pa ako sa bed niya. Hmm. Kasi nakikilig na ata siya nun. Pero pumunta ako sa kwarto and I gave him a kiss and said thank you. Okay. Habang tulog siya? Opo. Okay. And then nagising. What did he tell you? Nothing. Wala naman po. Maybe he said you're welcome in a gesture na given na, tama? Hindi ko naman po nakitang... Pero kasi mag-asawa kayo, you have, 'di ba, meron kayong body language na kayo nakakaintindi. Siguro po. Sorry. Okay. Siguro po. Yeah, sige po. Okay po. Tama, 'di ba? Kumbaga, he recognized that you said thank you to him. Tama, mali?
Opo, okay. Tama po. Or baka hindi mo na nakita because you're not looking sa kanya. Okay. Ito yung punto ko dito, ano? Maki, I'm expecting that you will have an open mind, okay? Opo, sige po, sige po. Okay. Okay. Gusto ko po talaga maintindihan kasi parang... Dapat sana, ganito, ano? Kasi naintindihan namin yung concerns mo. You're being a girl. And you're being a wife. Least of all, you're being a human being. Tama mali? Tama po. Diba? And human beings natin, tayo bilang tao, we at least gravitate towards being reciprocated. We can't help but expect. Diba? Emotional return. Tama mali? Correct. Okay. Tama. But my problem is, bakit hindi mo sa kanya sinabi na masama ang loob mo the way he handed the flower to you? Look, you are dealing with the guy. You are dealing with the guy. Okay? Kung para sa kanya, nag-thank you ka sa manner na ginawa niya sa iyo yun. Ibig sabihin, walang issue. Exactly the point. Sinabi ko po sa kanya na... When did you tell the guy? When did you tell the guy? The following day po, sabi ko sa susunod naman na magbigay ka ng flowers, iabot mo naman sa akin kasi okay. Para ka naman nag-abot sa pumalaw na. So that's what... ano yan? That's what I said to him. And okay. Hindi naman niya ako binigyan ng flower ng birthday ko. So wala akong mapagkumpiran simula nung time na yon. Okay. Paano sabi niya sa'yo? Pasalamat kayo, bulaklak ka. Opo. Okay. Alam mo ba kung anong pakiramdam sa kanya ng ginawa mo? Hindi po. Okay. Wala na. Baka gusto imagine ngayon? Ayun na nga po, in-imagine ko na. Naiyak ako. Sige. Ibigay mo sa amin, what do you think, di ba? Kung ano naramdaman niya. Bilang kayo po yung asawa, dapat kilala nyo rin talaga. Kasi binigyan ka niya ng bulaklak kahapon, and then the following day, you come up to him and you complain. You basically complained, right? Opo. Kasi we spent the last 20 minutes, Macky, listening to your complaints, tama? That is your side. Now let's talk about his side. Opo. Okay. So ano kayo naramdaman niya? Nag-complain ka na binigyan ka ng bulaklak? So parang hindi naman siya naging masaya na, alam mo, binigyan na ako ng bulaklak and then hindi... According... Wait, according to who? So, hindi po, yung sa kanya, what I'm saying po is yung sa kanya po, siguro nga, na-offend din siya sa akin kasi sinabi ko siya na, sa susunod naman, ibigyan mo naman sa akin ng bulaklak, hindi parang... Nagbigay kasi sa someone na pumanaw na. Totoo po, that's, I think that's the proper term. Na-offend siya kasi, di ba? Na-offend siya dahil, kung ako yan, yun ang maiisip ko din. Teka lang, pinaniwala mo ako kahapon, napaniwala mo ako kagabi na okay tayo, na okay ang lahat. And then now, you're going to tell me na sa susunod naman, maganyan, ang laki palang issue sa'yo. Sana sinabi mo, ganun, di ba? Ganito, Macky, ano? Honestly, hindi ko alam kung tama pa yung naiintindihan ko sa kwento mo or baka mamay naliligaw na rin ako. But let me give a brief story about your life to you. Pwede ba? Opo. Okay. Sige po. You've been with this guy for 14 years. 13 years, di ba? To be exact. Kasi opo. 1 year bago siya nagpunta dyan sa Canada before kayo nagsama. May dalawa kayong anak, 10 taong gulang yung? 10 taong gulang yung panganay. Tama mali? You work and he works hard as well. You work hard, he works hard as well. And you keep the family together by doing the household chores. Tama mali? Tama po. And him being the guy. Tama? Ganun ka simple sinabi ko, being the guy because he does not do anything at all sa bahay. Tama? Opo. Okay. Which has been the practice for 13 years. Anong ibig kong sabihin? Ayan na yung setup ninyo sa 13 taon. Ano po yung naging practice namin in what... Kung paano kanya tatuhin ngayon, it's been the practice since 13 years ago. Tama? Ay. Opo. Okay. So, ibig sabihin po, it has become a way of life. Tama, mali? Opo. Okay. Hindi kita sinisisi dito, ha? Okay? I'm making you understand that it will take a while for you to change your husband. And you have to have patience. And you wait lang. You better shut up now. Sorry po. Okay. Okay. So it has been a way of life. Look, we are with you. Macky, we are with you dun sa gusto mo na maging better husband siya dun sa paraan na gusto mo itong asawa mo. Why not? Hindi naman po dun sa ano. Papa, sorry po. Tutuloy ko lang po.
ang sa akin lang po, yung kaming improvement lang naman. Kasi, ma'am, that's what I said. You see, you don't listen. Oh, sorry po, sorry po. You don't listen. That's what I said. Sorry po. Okay. Ulitin natin ha. Okay, ma'am, hindi ka namin sinisisi. It's very easy for us to tell you na, eh, sinanay mo siya sa loob ng 13 taon, okay sa'yo. Diba? Kumbaga, parang it has become a way of life. Nag-aaway kayo, which is a normal thing sa mag-asawa, but it has become a way of life. So what we're telling you right now, it will take a while for him to change your husband to become a better husband the way you want him to be. Okay? And the way you reacted to him nung binigyan kanya ng bulaklak is not healthy at all. Apo. Alright? Apo. Okay. Ganito po, Anna. When was the last time that you did something special for him? Except po yung usual na I love you, han. Mm. Yung way of life na ngayon pinag-uusapan natin. Okay. Except doon, ano po yung, kayo naman yung nag-exert ng extra effort for him? Mm. Hindi po, kasi talagang... Ma'am, sagutin niyo po yung tanong. Okay. I don't know kung effort ito. Kasi nung nakaraan pa niya ako, pinapabili kasi ng ako kasi yung binibili ng mga pantalon niya, mga damit niya. Ma'am, hindi po special yan. Inutusan ka. Yung you went out of... Baka may ginawa siya. Oh, the birthday. Yung birthday niya po. Ma'am, hindi kasama yung birthday. Ay, hindi pa kasama yun. Kasi ma'am, expected po yun eh. Expected po yun. Birthday kasi, it's expected. Diba? That you come up with something special. Mm, correct. Pero yung sinasabi nyo kanina, Ate Macky, no? Yes. Pinabili ka niya ng pantalon. May ginawa kang kakaiba? Binupit mo ba yung pantalon? Hindi. Ano pong ginawa niya sa... Kasi, may baka, diba? Hindi po. Hindi kasi nasa store ako. So naisip ko siya na bilhan. So, okay. And sabi ko sa kanya, isukat niya right away kasi if it doesn't fit... kailangan kong ibalik at kuha ko siya ng another size. So, hindi naman niya tinaray agad right away. So, the following day, tinaray niya and hindi siya kakakumasya. Yan po yung utos na matagal na niyang pinapagawa sa'yo. And then, matagal... One day, ginawa niya. Kumbaga, hindi mo nagawa agad and then one day, nasa mall ka, naalala mo, ay, pinabili pala akong pantalon, biling ko na ngayon. Opo, pero technically, ano yan, request niya yon talaga, utos talaga siya. So, backtrack lang po tayo. Okay? When was the last time, diba, that you did something special for him? You went out of your way, diba, para pakiligin siya. Kasi ito yung inahanap mo sa kanya eh. Inahanap mo sa kanya. Ito, tanong din naman kita. Kailan naman po ikaw? Oo nga, no. Actually, Papa Jackson, parang it has been a long time na... Kasi parang yung Papa Jackson... It's been a long time na hindi mo na maalala, no? Opo, hindi. Sobrang tagal na kasi... Ano eh, parang kinoconsider ko po talaga na yung everyday na ginagawa ko, I never forget to make him. Yung ano po, yung everyday na ginagawa ko, na never na nakalimutan kung ihanda yung mga pagkain niya. I make sure na... Ma'am, ganito po. Ma'am, ganito. Okay, stop. Macky, wait lang. Macky, excuse me ho. Sorry po. Nahirap. Sorry, Papa Jackson. Sorry. Okay, ganito po, Anna. Ganito po, Anna. Macky, Anna. Alright. Tinatanong ko po ito sa'yo ngayon, not to make you feel bad. Mm-mm. Because I want you to reflect on your own self. Kasi, ma'am, ganito, Anna. Because you are asking from him something that you cannot even provide him. Correct. Ma'am, sabi, wait lang. Ma'am, can you please shut the sorry F up? Sorry po, sorry. Opo, sorry po. Okay. Sorry, ha. You know, ma'am, huwag mo kaming antayin maniwala na kaya hindi kanya kinakausap kasi hindi ka marunong makinig. Malapit na ako maniwala. Okay, siguro nga. Malapit na ako maniwala. Apo, yung huling pag-uman niya dito, namura ko ho. I'm sorry po. Alright? Sige po. Okay, uulitin po natin, ha? Okay. Apo. Ma'am, ganito, ano, sama yung sabi ni Kuya Chico kanina, di ba? Ikaw kasi yung kausap namin. So we'll tell you the remedies we know we can think of to at least, di ba, magkaroon ng remedy yung sitwasyon ninyo. Ganito po yung naman. You expect something from him. You want an atmosphere na kinikilig ka na siya nagpo-provide sa'yo. Tama? But then again, we are talking to you. Kanina namin sasabihin yun. Look, ma'am, ang lalaki po ay creatures of habits.
ang lalaki po ay creature sa habits. Madali pong wala ng password namin, madali kami huliin kasi isa lang ang ruta namin pauwi, papunta ng opisina, isa lang ginagawa namin. We have no time to change kung anong iniinom namin na beverage kasi creatures of habits po kami. Kung saan kami komportable at nakasanayin, doon po kami. First of all, I'm making you understand na pag komportable siya sa ganyang setup ninyo, ma'am, it will take a while before mabago yan. Okay. Hindi ka namin gusto sisihin, but we are teaching you something right now. I hope you're listening, ma'am. Pangalawa po, di ba, kung gusto mo pala ng atmosphere na may kilig, sino asawa niya? Ikaw, di ba? Apo. Sino magtuturo sa kanya? Kasi kung kami po, baka maging kami niyan. Parang gusto ko na nga mag ano yun. Sige na, di ba? Ako na nga lang. Kasi po ganito ano, Macky, you know, you are asking something from him na hindi mo alam kung binibigay mo nga sa kanya. We asked you. Because, di ba, kailan mo siya, parang dating kasi po dito, hindi ka nakinikilig sa kanya. Tama? It's been a while since I did something special for you. It's been a while since I came up with something to make you feel that you're the most beautiful woman in the world. Tama mali? Opo. So when was the last time that you went out of your way to make him feel that he is the most handsome man in the world? I don't remember po. Eh di gago ka pala. Why would you expect something from him that you don't provide him? I thought po kasi na po. Oh. Ma'am, mananawagan po ako sa lahat ng mga may bahay. Excuse me, missis. Mga ginang, mga girlfriends. Ang mga lalaki ay meron din pong emotional needs. Hindi dahil manhid kami tignan, hindi dahil bato kami tignan at bato kami kumilos, it doesn't mean we do not long for something special done to us. That's not true at all. You have the audacity, you have the guts na maglayas dahil meron kang bagay na hindi makuha-kuha sa kanya. Tanong mo sarili mo kung yan ginagawa mo sa kanya. Hindi po. So why would you ask? Ang akala ko nga po kasi yung enough na yung doon na tayo ate Macky, di ba? Kasi I didn't realize paano po kung halimbawa sa lalaking iyan para sa kanya enough na naghahanap buhay siya. That makes you even. Correct. Paano po 'yan? Now I understand po. All right. I want you to remember something tonight, Macky. I want you to always remember this one. Tonight narinig ka namin ni Kuya Chico. In bottom line, what you want is to feel like you're the queen. Tama? Apo. Do you make him your king? I hope so. Hindi ka sure eh. Di ba? Huwag kayong maghanap na maging reyna kayo kung hindi nararamdaman ng lalaking hari siya. Now I understand. Tsaka Ate Macky, di ba? Don't you ever think na yung ginagawa mo, ito tayo, ito yung pinupush mo, di ba? Yung with all my efforts in sa everyday, di ba? Ginagawa ko lahat, binubuhos ko na yung pagkatao ko. Huwag mo iisipin na hindi niya na-appreciate. Of course, na-appreciate niya yan. Kaya lang, at hindi namin to dinidiscount, di ba? Hindi namin to sinasabing wala tong kwenta. Because, ang totoo niyan, pino-provide mo, di ba, itong pangangailangan, itong mga bagay na dapat mong ginagawa. Ginagawa mo naman talaga siya. Pero, opo. Dapat ba natin siyang i-commend sa araw-araw? Of course, hindi naman din, di ba? Dahil alam mo na ito nga ay way of life na to, di ba? Way of living na to. Na dapat, naturalmente, dapat mo itong gawin, di ba? At maraming salamat at ginagawa mo to. Di ba? Pero yung to make you feel that you are the most beautiful, diba, extra effort, ito na tayo eh. Hanap-hanap tayo. Ikaw nga, hindi mo rin din. Yun nga yun, diba? Yun yung, at saka, naiintindihan nyo na ate, diba? I just want to ask you, no, ano po yung naiintindihan ninyo ngayon? Yun nga po na, ngayon ko lang na-realize na it has been a while na. Na naging extra sweet ka din, diba? Na nagkakapalagayan na lang kayo ng loob na. Kasi ang tagal nyo na, di ba? 13 kasi, years. Opo, 13 years. Siguro nga po yung ganun, hindi ko kasi talaga na-realize
Hindi. It needed that. Maganda yun, ano? Akala mo, effort. Ikaw, akala mo enough na yung effort akala mo na everyday na inaasikaso mo. Enough yung effort ko. That's why I'm asking tapos, so much. Tapos, o ngayon, parang natauhan ka na. Oo nga, no? Baka nga, para kay kuya, baka enough na rin na nagtatrabaho siya everyday. Exactly. So, there you go. So, quits kayo ngayon, di ba? Quits kayo ngayon. Akala ko enough na to, di ba? Oo, tama. So, ano dapat natin ireklamo? Ito rin, akala natin eh. Pareho nating akala na okay tayo. Diba? Ganito na, Macky. We are not here to make you feel bad. Wala, hindi namin ano. Diba, kumbaga, if anything, we want you to solve the problem. And I hope you're realizing something. Correct. Someone has to provide an atmosphere, diba, na gusto mo para sa relasyon. And someone has to take the initiative. Tama, exactly. Agree Kuya Chico. Someone has to take the initiative. At ikaw yung nakausap namin. Ikaw yung nagre-reklamo, di ba? Manuel L. Quezon. Okay. Di ba? Don't ask what the country can do for you. Rather ask what you can do for the country. Yes. It applies sa relasyon, mga pangga. Di ba, ate? But in a different light, ate. Wag mo rin tignan gaano kung ano yung kawalan ng hinahanap niya, hinahanap mo sa kanya na hindi makuha. Tignan mo, ate, kung yung mga hinahanap mo ba sa kanya na gagawang bigay sa partner mo. Tsaka ka maghanap. All right. Now, eto na yan, 'di ba? Ikaw again, ulitin natin ano. Ikaw yung kausap namin ngayon, ate Macky, 'di ba? Ikaw yung kausap Apa. Namin ngayon. So, sa'yo kami, you know, pwedeng mag-suggest, di ba? Or magbigay ng advice. Kung anong pwedeng gawin. Going back to sinasabi natin, someone has to take the initiative. Ikaw yung may concern. Ikaw yung nahihirapan. So, ikaw na. Ikaw na yung gumawa ng first move, kumbaga. Di ba? Sa'yo namang galing yung... Pero, you have to remember, sabi ni Papa Jackson, at totoo naman, this could take a long time. Hindi to pwedeng after we talk, di ba? At nag-usap kayo, okay na, di ba? Hindi to pwedeng the next morning, magiging ganyan na siya. Di ba? Unti-unti, di ba? As you make your efforts, okay, to make your relationship medyo sweet, di ba? Kumbaga, yung ginagawa mo, instead na pareklamo, ay suggestive, di ba? Suggestive sa kung ano yung gagawin niya dapat, di ba? Na lalabas pala dapat kayo, diba, magde-date pala dapat kayo kaysa sa nagbumumukmuk ka diyan, kaysa nagtatampo-tampo ka diyan, kaysa sa nagpapanggap ka na may pag-kiss ka pa, may pag-thank you pero deep inside galit na galit ka. Gawin mong suggestive yung kilos mo at yung salita mo, 'di ba? In a way nagiging sweet ka din, 'di ba? At through that, I guess, and I hope sana ayun na ma-convert mo na, 'di ba? Yung inyong relationship the way you want it to be. 'Di ba? Ganun eh kasi magiging mahirap 'yan dahil babalik tayo dun sa premise na kasama na sa minahal mo 'yan, kasama na sa tinanggap mo na tong si Kuya ay hindi talaga siya showy. 'Di ba? And you're trying to change things. Parang sa aso lang, 'di ba? Pag matanda na 'yung aso, mahirap nang turuan niya ng bagong tricks kumbaga. 'Di ba? And itong ginagawa ninyo, yung pag-a-assume ninyo ng mga bagay-bagay na akala nyo okay na, it's been a way of life pareho sa inyo. At comfort zone na to, mahirap umalis sa comfort zone talaga eh. Pero magiging mahirap to sa'yo, pero ang tanong ko, kaya mo ba? Or my question would be, willing ka ba ate? Willing ka ba to make the effort? At willing ka ba na mag-antay na hindi siya mangyayari bukas agad? Kasi hindi naman po kasi kumbaga gusto ko naman talaga na at some point din mag-level up yung correct, di ba? Yung nga lang siguro nga na-realize ko na kasi doing yung extra effort hindi naman, hindi pala yung kumbaga it was iba pala so yes. Maybe think of something para kasi at least the answer, di ba? At least ako, naniniwala ako na this relationship ay maisasalba, di ba? At magiging masaya to. Because willing ka. At sana, si husband ay ganun din, di ba? Now, may ano na to. Ano to? In good faith, kumbaga. Kasi kung tinanong kita and your answer will be, hindi na po. Pagod na ako eh. And then,
doon ako pupunta, sabi ni Papa Jackson, eh, mag-alsabalutan ka na nga ng tuluyan. Kasi hindi ka na magiging kontento. So yun, and good luck sa'yo, ate. Macky? Yes, okay. Po. Let me ask you again. Hello? The way I started this conversation with you. Tatanong kita ulit ngayon. Is he a good husband to you now? Yes. Okay. Are you a good wife to him? No. I think you are a good wife. Oh, but naman. But the thing is, you can both be better. Tama? Correct. Okay, and who will teach him to be better? Okay, and who will teach him to become a better husband? Ano po? Who will teach him to become a better husband? Ako po. All right. Kung nakanta ba si husband ngayon? Eh, may gagawin tayo dito. And I want you to, I want you to do this, diba, from the heart, okay? Ako. Okay. I want you to say thank you, diba, to him, sa mga traits niya na alam mong ipinagpapasalamat mong siya na pangasawa mo. Kasi nagkwento ka, ang kinuwento mo lang sa amin yung mga pangit. Reklamo. Tama. It's about time for you to say thank you. Diba? It's about time for you to say thank you sa mga bagay na meron siya. That it's been a very, very long time since you said thank you to those traits. This is your chance. Anong tawagan nyo? Yes, pa. Pangga. Ha? Pinilit. Mahal. Okay, okay. Sige po. Okay pwede po. Na po ba? Pwede na po ba? Teka lang. Pa? May ipi-play ba? Teka, naghahanap po kami ng ipi-play. Sige na ate. Pwede bang ano? Pwede bang mag-request? Hindi po. Hindi po pwede mag-request. Ay, sige. Sorry. Wala pong jukebox kasi. I'm sorry. Sige po. Nakikinig po si mahal mo. Ano pong sabihin mo sa kanya? First of all, thank you for working so hard para sa family natin, and I know mahirap yung 16 hours. Mag-apologize po ako sa kanya. Sorry for what? Tell him. Ano? I'm so sorry po kasi hindi ko talaga siya naiintindihan. Parang... hindi ko talaga po naiintindihan yun, yung bagay na yun na there's so much more na kailangan i-consider before ano yun, before you complain. And mabait naman po talaga siya, siguro ka talaga ano ba yun, hindi ko siya ma-appreciate kasi iba yung hinahanap ko, pero I am so sorry talaga. So I understand. You know, mahal naman ko yung asawa ko, and I really want our marriage to work. Oh, kanina hindi eh. Kanina gigil sa maglayas kanina. Mag-alas sa balutan. Hindi na ako naglalayas, Papa Jackson. Ako yung Chico. Hindi na. Siguro naman sa gantong stage may paglalayas pang mangyayari. Tapos, dati yun. Oo nga, dati nga. Ito na nga eh, dati na nga. Dati yun. Hindi na ngayon. Wala nang pakiyeli. Nag-i-stay na lang sa bayan. Nagsisorry naman siya right away. And yun yung isang na-appreciate ko sa kanya. Kasi ulit, na-appreciate ko pa more. Kasi dati hindi siya masyadong nag-apologize. Pero simula nga nung kahit papano, yun yung naging improvement niya at some point na kapag nagalit ako or may nagkinagalit ako, iyahag niya ako and he would say sorry. And hindi naman na naglalas lang. Dati na it would last a week yung galit ko. Ngayon hindi naman na gano'n. Mas naintindihan ko lang how I should understand yung sitwasyon. Salamat po. If tomorrow never comes, bakit moment ko na yung part na yun? Would you know how much I love her? Woo!
Did I try in every way to show her every day that she's my only one? Party, party! Nakuha pa niya ng party. Si Ronan, di marunong kumanta. Inakatawa ko. Eh, lagi ko to. Isa to sa mga naka-preset sa utak ko nakakantayin sa video. Okay, kaya favorite ko yan. Tapos binago. Bastos din itong DJ. Tapos na, uy. Ay, tapos na ba? Sorry. Akala ko binago mo lang eh. Anyway, at least, maraming diba? Salamat. Ay, maraming salamat. Kami ang dapat magpasalamat sa'yo, ate. Ah, Macky? Yes po. Thank you for asking something from us that we only have a clue about. After all, we are just third, diba? Kumbaga, we are just a third person looking in. Correct. If there's someone who knows the ins and outs ng relasyon na yan, if there is someone who knows the real cure dun sa sakit ng inyong relasyon, that's you. If there is someone who knows how to teach this guy to become a better person and a better husband to you, that's you. If there is someone who is supposed to provide the atmosphere na ikaw mismo gusto mo, that would not come from somebody else. Sa'yo galing yan. But thank you for making us and doing, diba, this, diba, baga itong pagtawag mo sa amin, to ask something, diba, from a stranger. And I hope we offended you in the positive way, in a positive way. I hope you realize na nagko-complain ka, but there are more things you can be thankful about than to be, diba? Than to be. Something ko na na-realize. Diba? Yun yung naging problema. I wish you all the best. Tatanda mo to, ha? The sweetest I love yous are said during a fight. The sweetest I miss yous are said when you're together. God bless yung relasyon ninyo. Spend a lifetime together. And when you're old enough, when you're old enough, di ba yung talagang, when you're old and gray, and kami ni Kuya Chico are still around doing the show, send us your picture. Oo nga, no? Oo nga. Maganda yun. Exciting yun. Thank you very much for calling the show. Maraming salamat po and good luck sa inyo and avid fan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you very so much. God bless you. I energy you both. We energy you. I energy you. All right. Thank you. Maraming salamat po. Bye. From Canada. Thank you. Si Ate Macky. Kung mo sabihin, radyo sabihin mo. Energy.